Good morning, everyone. It's 12 o'clock in the afternoon. Ano, lunch break. Ano, kaya eto, lalabas po muna tayo. Pupunta po tayo sa Cotabato State University para po masilip natin ano yung ginagawang Bangsamoro Business Congress doon. Nag-start po sila noong 17 and today is the last day. At sana ay umabot pa po tayo. Bukod po doon sa forum no, na ginagawa, meron po silang inorganized na bazaar na kung saan ano, may mga iba't ibang mga produkto and services. At yun, no, samahan nyo po kami at papasyal tayo doon and let's see kung ano yung mga meron doon sa kanilang bazaar. Tara! State University. Actually, yung pinaka-forum po, no? Eh, dito po sa kanilang gymnasium, no? Kaso may registration po yata yun, kaya hindi tayo makapasok. Pero yung kanilang bazaar ay dito. Right. So, let's check ano, kung anong meron dito. Like this one. The first booth is the Ministry of Trade, Investment, and Tourism. Hello, sir. So they have their palapa sa kurap. Magkano isa? 120. Okay. Medyo itong booth ng MTIT, no, ito pa lang po yung mga laman. They have their manis, tipas, banana chips, ito kahawa, it's a coffee. And ito po yung very well-known na kape, the Pamugun coffee. It is from Pikit, North Cotabato. Let's check dito. Rapid Farm. Yeah. Assalamualaikum. Hello. Hello. Pogi. Ano nga ibig sabihin ng Rapid Farm? Rural Agro Enterprise. Na ito. For inclusive development and growth. Yo. Rapid po stands for Rural Agro Enterprise Partnership for Inclusive Development and Growth na project. So project po siya ng TTI, kung sa bar mag-NTIT. Funded po siya ng IFED, International Fund for Agricultural Development. So ang Rapid po, meron po siyang 4 sectors. Ang focus po natin ay cacao, coffee, coconut, and processed foods. Pero sa bar po, ang major priority natin ay coconut and coffee. So ano ang objectives ng Rapid? Ang objectives po ng Rapid is para ma-uplift natin sa kahirapan yung mga small farmers, para ma-increase natin yung kanilang income. After po nine, kung mga projects na po para ma-link natin sila sa other services and yung promotion na tinatawag. So ito yung commodities na supported ng Rapid. We have from nursery to processing, production. Ito yung marketing linkage and promotion. Itong marketing linkage and promotion, ito na yung ginagawa natin dito sa atin. Kung saan na-display yung mga products ng ating MSME and FOs para ma-promote natin ang kanilang product para mas makilala sila sa iba't ibang lugar. Kami yung isang identified beneficiaries ng Rapid Growth. Okay. In Maguindanao. So yung aming product na pinopromote is coffee. Mayroon siyang YJM farm. Yun yung aming farm. Okay. Meron kaming agro-tourism doon. Ang tanim niya is nakapokus sa kape. But ang focus ng variety na kape is excelsa. Meron din kaming konting robusta at saka arabica. But considering na hindi suited ang arabica sa Maguindanao dahil mainit, so nag-focus kami sa excelsa and liberica. Yung iba is, meron ding ito, si Ismail Native Coffee. So robusta, blend with arabica siya. Okay, so mix na siya. Gaano ka-importante sa part nyo bilang producer, yung mga bazaars like this? This is called an exhibition. Okay. So dito sinishowcase
ano yung product na pwede nating karoon ng market matching. The good thing sa mga ganitong activity, sabi nga ni Ma'am Jalika, nasu-showcase natin yung mga produkto. Na ito mga produkto na to, bukod sa profitable siya, eh nakakatulong siya dun sa ating mga community na nasa ground. Buko pandan ba to? Oo! Ito, buko pandan. Kung may bolo lang sana, matitikman natin. Walang bolo. Walang bolo. Sa loob, ang bolo. Pang member ng ating coconut, nagproproduce din sila ng tinundog. Ano siya? Tinundog? Wala na. Fresh coconut. Fresh coconut oil. Virgin coconut oil. Thank you, Ma'am Jalika and Ma'am. No, and thanks for welcoming us here sa inyong booth. So, kasama po natin ngayon yung ilan sa participants or delegates ng First Bangsamoro Business Council. Let's ask them kung ano ba yung takeaways nila dito sa ginawang Bangsamoro Business Congress. Let's start with Asia. Assalamualaikum. Well, so far yung pinaka naging takeaway siguro namin is we were able to meet a lot of people na may pagka-design din align yung mga initiatives namin. And we were able to have more networks and linkages with different agencies na dumalo sa ating First Bangsamoro Business Congress. And we were very happy na during the plenary sessions also, we were able to learn a lot kung ano ba yung mga na-establish na businesses in the entire Bangsamoro. Gaano siya ka-importante sa mga kagayan yung mga local producers? Pinakamaganda is that there is still a hope for us, mga startup na especially youth leads, na to go on with their startup na it's in their mind, and also yung mga konti-unti nilang mga progress is that makikita at makikita ng not only in Bangsamoro but the whole Philippines and in the whole world soonest. So si Ma'am ay producer po siya ng chocolate. Tapos si Asia naman ay mushroom. After the very successful event, ano yung mga nilulook forward nyo? Well, for us, we really look forward na hopefully mas mabigyan pansin yung mga efforts and initiatives ng mga youth-led na social entrepreneurs, not just in Llano del Sur but hopefully in the entire Bangsamoro. And sana within this year, tuloy-tuloy na din po yung suporta sa amin and all other micro, small and medium enterprises in the Bangsamoro. For entrepreneurs to really succeed, hindi kayang siya lang. Yes. Kasi may factor dapat, no? That the support system, the technical providers, the government itself. So, kailangan yun. So, yun. Alhamdulillah. Thank you, no? For sharing your thoughts with us. Thank you, Mai. No? Happy to see you again. So, alhamdulillah. Masaya po tayo na nakausap natin yung mga kabataan yun, no? That are pushing mga youth-led initiatives, no? Specifically on business. So actually, yung ibang booth po, no, ay wala nang laban kasi last day na nga po nila ngayon. So buti na lang may inabot pa tayo just like this. Ito malapit sa puso ko ito because the Morepreneur Incorporated. Dito po ako nagtatrabaho dati sa TMI. Shout out kay Shim. Kasama ko ngayon si Umi. Hi. Ang Umi ng lahat. Ang Umi ng TMI. So ano ba yung mga products natin dito, Umi? Ito, unique to eh. Malunggay noodles. Naku, napaka-healthy nito. No? Sinong gumagawa nito? Shine Bangsamoro po. Shine Bangsamoro. Isa sa mga cooperative na sinusupport ng TMI. Okay. Tapos ito naman ay kalabasa noodles. Ano? So, very healthy po siya. Ito yung spicy tipas na meron ng may-ari. Sold na yan. Sold out. Ito po yung mga innovation doon sa mga native delicacy ng mga Maguindanao. No? Like this tipas na ginawang spicy. Meron ding original flavor. Yes, okay. Sige. Tapos, inol. Yan. And bags. Ito gawa rin ng mga community to, di ba? Nararamid po siya. Rara ang gumawa. From what place siya? Actually, na yung gumawa nito galing sa prison. This was made by an inmate. Preso. Pero kita niyo po yung kanilang nagawa. Napakaganda. Pati ito. Natutunan nila sa loob ng place. Umasok sila sa Rara. Okay. So, the organization is Rara.
Pero yung mga members, some of them are inmates. Yes. Okay. Tapos tinuturuan silang gumawa ng mga bags. Then, eto nga, nabibenta. And the good thing na may mga bazaar like this, naso-showcase po natin yung mga produktong ganito. Thank you, Umi. Thank you. Salam kay Shim. Ayan, no? So, let's proceed naman dito sa LGU Paglat. Yes, ma'am? Ano po yung mga products natin dito? Ito po yung bag. Gawa po ng mga women's namin. Mm-hmm. So, yung product na ito, iba-ibang women's organization ang gumawa. Okay. So, yung banana chips, yun yung unang-unang product na na-promote namin, mm-hmm, nakakarating kahit saan. What's different with your banana chips? Banana chips namin, feedback lang na nakakabili. Isa na yung MTIT para tinukuha sa amin. So, naiiba daw ang lasa. So, siguro may mga sekreto lang yung mga women. Okay. Ang main products niya ay banana chips. At saka itong bag. Itong bag na made out of? Pandan. Ano? Yes. Napakaganda po nito. Ano? It's an eco-friendly bag. Ang pandan ay very rich sa paglat, di ba? Marami yes doon. May mga bags din na gawa sa balot okay ng basura. Mm-hmm. Out of recycled. So, ito yung maraming nag-order sa amin. Kaya doon sa munisipyo namin, wala kaming naitatapon na basura. Yun, no? So, napakinabangan po ano yung mga empty container or empty boxes ng mga pagkain. Thank you, ma'am. Thank you po. Let's proceed dito sa Basilan Chamber. Ano ba yung pwede nating i-showcase out of your products here in Basilan booth? Sa Yakan Cloth from Basilan is mga saputangan. And yung iba, kasi yung mga table runner, marami doon sa Basilan. Mm-hmm. So, mga poster, piece. Ang piece is headdress for the boys. Mm-hmm. Like this. Sa amin, tubaw siya. Tubaw. Oh, okay. Sa amin, piece. Okay. Headdress. Okay. Yes. And then, is table runner is for, pwede sa accent ng damit. And then, pwede rin sa center table. Kahit anong pwede mo i-accent dito. Kasi, ano rin siya, tela rin siya. So, eto ma'am, no, anong tawag dito sa tela? Tenun. Sa amin, we have inol. No? Tapos sa Maranao, we have langkit or landap. Sa Yakan, they have tenon. Okay. We have the crops from Basilan. Mm-hmm. This is cassava chips. Cassava? Yeah, with so many flavor. Okay, like? Like malunggay, wow, garlic, cheese, and carrots. Wow. And additional more seaweeds also. Seaweeds. We are, but now... Naubos na. Ito. Tawag sa... Ja. Oh. Ang tawag sa amin ay tinaddag. Tinaddag. So sa inyo, ja. Ja. Ito naman ay... Panyalam. Panyalam. Okay, same with us, no? Yeah. Panyalam din. Ano ito pa? Made of... Ano? Galing sa corn yan? Corn. Okay. Product ng corn. Okay. Ano pangalan nito? Panganan. Okay. Tapos, Baulo. Yeah. Ito, baulo? Yes, po. Parang cookies, sir. Baulo. Sa amin naman nito ay buluwa. Sa kanila, baulo. Ito, sir. Kakatunog lang. Ano ito? Pangalan nito? Ito. Panggi-panggi. Sa amin, kumukunse. Ano? Nakatawa naman. So, anong tawag niyo sa kape doon? Kahawa. So parang tausog din, kahawa. Ito, ano to? Hantak. Ang tawag naman dito sa amin, kurbata. And it is very known sa may Datupian sa Dulawan. Tapos, ano to? Mga keychains. Yeah. Keychains na merong tenon. Then, coin purse, accessories, earrings. Ayan. Kung ano-ano pa. Thank you. And have a safe trip pabalik sa Basilan. Dami na po natin nakausap. Ito, nakita na naman po namin yung aming kaibigan dito na napakasipag. Hazar! Welcome! Yes, Hazar, kumusta? Okay. Kumusta ang benta? Super! Mm-hmm. Gaano ka-importante yung mga bazaar like this sa mga kagaya mong, producer ng mga items like this? Well, isa sa mga advantage nito, no, nakikilala yung mga product natin dito sa Bangsamoro area. Mm-hmm. Actually, ang iba hindi pa nila alam na mayroon pala na taga dito. Okay. Sa Cotabato na gumagawa.
pwede ba, Hazar, na halimbawa may event tapos gusto namin magpagawa ng token? Oh, pwede. Na customize. Pwede sa inyo? Pwede, 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 okay. Pwede. Sige, ilalagay po natin yung number ni Hazar dito sa video para sa mga magpapagawa ng items na ito itatanong natin isa-isa mamaya. I-contact nyo na lang po dito si Hazar. And then, available din po yung mga product natin sa Pasalubong Center, which located sa may dating Tamtawan Park, sa may PC Hill. Okay. And then, meron din po tayong pwesto sa airport, sa Cotabato Airport po, doon sa located sa may waiting area po. Pwede nyo po kaming bisitahin, and then sa aming Facebook page, sa Edris Marip All Shop. Edris Marip All Shop. Marip. So ilalagay din namin yung page ni Hazar dito. Oh. Ano tong ginagawa mong ito? Ayan, ito. Pwede magpa-customize nito? Oh, pwede. Pwede natin kung bibili kayo. Sige daw. Gawa kami. Sige, try natin ha. Bili po tayo ng customized na bracelet, no? Dito kay Hazar. Ami Gani. Oh, ayun. Yo. So, meron din tayong mga available, mga bracelet. Ito, tingnan natin yung IE, no? Hindi, IE lang. Ay, then Gani lang, space, yan. Galing. Galing naman. And then may personalize. Kung mga panglalaki, minsan nilalagyan natin ang mga tribal design. Depende rin sa gender. Kung pangbabae naman, heart, flowers. Uh-huh. Kaya kwan. What a command. So applicable to sa LGBTQIA++, no? Opo, kwan po. Applicable talaga siya. Ang galing mo na, Hazar. At saka ang pinakamaganda dito, cheaper siya, affordable ng mga bata. Okay. Magkano yung ganyan? Bali yung ganito po, 35 pesos lang. Ganon, kamura? Opo, libre na yung pasulat. Sige. Ang keychain natin, 25 pesos lang din. Okay. Baril. So napakamura po, no? 35 pesos, 35 customized pesos na siya. No? Pwedeng ilagay yung pangalan. Ayan. So immediately, pwede bang isuot agad yan? Isuot agad. Yan. Ayan. Oh, kita niyo. No, may bracelet na po tayo. Tapos eto, discuss mo, Hazar, etong mga available products. Yes. Saka yung prices. Ito, meron tayong ref magnet, no? Ayan. Kuhan po to siya. Ito yung Grand Mosque ng Cotabato City. Okay. Ayan po. Ito po yung isang digital niya. And then ito yung ginagawa namin na pan. Ano, for only 50 pesos lang po to. 50 pesos? 50 pesos lang. Ayan. Meron din tayong wallet. Yan. Ayan, made of batik. Tapos pwede rin pasulatan pwede ng name. Pwede rin personalized din batik, ayan. Okay. And then keychain, yes. Okay. Ito naman, kuwan talaga siya, may tatak talaga siya ng Cotabato City. Yeah. So intended na po siya dito lang within the city talaga, pang souvenir natin. Souvenir. Pero ang pinakamabenta po namin talaga dito, ito aming mga bracelet. Ayan. Magkano isa? 50 pesos po lang yun siya isa. Yan siya, kami po talaga mismo gumagawa niyan. Okay, okay. Wow, ang galing. So, ang galing po nito. Ito, pili tayo ng bracelet dito. Ito, 50 din. Oh, 50. Alright. Yeah. Ha? Saan? Ito yata maganda. Ito yata maganda. Yan, kuha kami dito, Hazar, ha? Sa'yo, anong gusto mo? Okay. Yan, okay. Sige tayo. Bigla tayong dumami yung accessories nito, Hazar. Thank you, Hazar. Thank you. Thank you. Yan, oh, kaibigan po natin yun. Since college. Ngayon, napaka-expert na dun sa kanyang craft. And this time, let's go to the Asia Foundation Accelerate. Hello, ma'am. Assalamualaikum. Ano to siya? Utensil. Okay. Utensil organizer. Okay. Pwede rin siya kung yung hanging flowers. Okay. Pwede rin. Okay, so ito ay gawa po ng ating mga kapatid na indigenous people or IPs, mga specifically to the right. Opo. And this is only
350 pesos. Yan. Yes. Itong mga products. Ito, kasama din ito. Kasama rin. Gawa din nila yan. Opo. Magkano naman po yung ganyan? Dito is nasa 350 din po, sir. Wow, napakamura po nito. Ano? Look at this, oh. Ganito kalaki, ganito kaganda. Pero this is only 350 pesos. Tapos meron din silang mga pagkain, o kagaya ng mga nakita natin doon kanina, banana chips, ito mga seaweeds. No, saan yung seaweeds? Ito seaweeds to. No? So seaweed cracker, yan, no? From Sulu for only 90 pesos, no? Kita niyo po. Ito gusto ko to. Oo, oh. Ito po yung sombrero na gawa ng mga Nito, no? Yan, ito yung suot-suot ni Robin Padilla. No? Kasi Miss Wari, sir. Kasi si Miss Wari, ano yan. Gawa po ng mga eyepiece and natin. German. Magkano naman po yung ganito? Merong 1,500, merong 400. Yung suot niya is 1,500, no? Compare po dito, no? Yung sa quality. Ganda ng pagkakagawa. For 1,500 pesos, sulit na sulit po ito. Pag sa mall nyo to binili, siguro mga this 2,500 or 3,500, no? Pero dahil dito sa bazaar, eh, mura lang, ano? Tapos they also have foods like ito, mga Maguindanaon delicacies, no? Tipas, burua. New version ng bulua. New version, no? Meron na siyang ng mga smiley. Yeah, nakaka-good vibes naman pag kinain yung ganito, ano? So far, ma'am, kumusta naman yung naging benta nyo? Alhamdulillah, sir. Okay. Maganda rin. Okay. Accelerate is mga kababaihan ito, yung mga widow, pamahan, okay. Tech book, okay. At saka yung mga OFW. Okay. Sila po yung mga beneficiaries ng Accelerate. Okay. And eyepiece. Eyepiece po. Okay. So, yun po yung maganda pag sinusuportahan natin yung mga products like this, yung mga local producers. Kasi direktang natutulungan natin yung communities na natin mismo sa pinagmumula ng mga raw materials at ito, yung ginagawa nito mga products na to. Alright, sige. Thank you po, ma'am. Thank you po. This time, let's proceed to Sultan Kudarat United Inol Weavers Association. Assalamualaikum. Okay, so ito po yung mga products. Magkano po yung ganitong inol, auntie? 1,500 pesos. Ano? Yung inol. Napakadami pong inol dito. No? And meron ding mga other products na gawa out of inol, like bags, like that, for ladies. No? Tapos ito po yung ibang inol. No? Iba't ibang design. No? Ito, anong paningala na may iba design? Muntia. Muntia. Tapos ito? Parias. Parias. Ito po? Yan. Mula sa puso. Mula sa puso. Yan po yung mga pangalan ng mga design. Tapos ito? Inipitin. Ha? Inipidded. Nakakatuwa naman pala yung pangalan nito. Bayalabi. Ito? Bayalabi. Bayalabi. Yung mga ganito po, anong pangalan nito? Marites. Marites. Ito ang pangalan nito, Marites. Ano? Tapos yung ganito? Ayan, lumbayan yan. Lumbayan. Ano? Nakakatuwa. Ang dami palang pangalan ng mga inol, no? Iba't ibang pattern, iba't ibang tawag din. Pero nakatuwa doon yung Marites. Yung malong nyo po, pare-parehong 1.5 lang. Ay, okay. Mas mahal yung ano. Saan po yung mas mahal? Iyan, mga buwan. Ano ba yan? Silk. Saan dito? Ito? Silk man yan lahat. Ito, magkano yung ganito? 2,000 yan. 2,000. Ito, 2,500. Mas mahal to. So, ito, ito yung ginagawang kuan, parang yung ginagawang blazer, polo, long sleeve, no, ng mga nakikita natin mga nagpapagawa ng ganito. Mostly politicians and celebrities, ano. So etong tela na to for only 2,000. Tapos ito 2,500. Yung dito pareho lang, ito. Ito 2,000 yan. 2,000 etong silk. Yung cotton. Ito. Oh, ito mura, ito 1,500, okay. Tapos yung bags magkaning ganito? 1,200. Okay. Sige. So, ngayon naman, let's proceed here sa
Negosyo Center ng Cotabato. Hello ma'am, assalamu alaikum. Ano yung mga products natin dyan? Usually mga snacks and ano po, mga delicacies made in Mindanao. Mm-hmm. Dito po sa Cotabato City. So, meron po kami yung product ni ma'am. Actually, ito po dito is, ano na siya, parang group of people na mga local businesses owners din po. Like si Ate Elida, ito ang kanyang ano, ginagawa. Ito, balabak po. Balabak? Hmm, tapos 380 lang, no? Napakamura. So, ito po, water hyacinth po, from Ruth Arts Craft. Okay. So, tapos ano siya? Ah. Ref magnet, no? Pero made out of water hyacinth or pusaw. Dati, nagiging problema siya kasi nagka-clog yung mga waterways. Ngayon, no? Look at this. True innovations, nagagawa po siyang magandang products. Then, ito naman po kay Ate Leonax. Sakura, innovation niya po is dry. Sakura. Kasi usually is, ano po siya, oily. May oil. So, sa kanya, nag-innovate po siya na paan. Dry po. Dry. So, ito, unique to. No? This is my first time. Kaya ayoko nung sakura kasi creamy siya, no? Feeling ko, ayoko nung texture niya. Pero this one, bili tayo nito na. This one, no? Sakura, no? Pero dry siya. So, gusto ko to. Magkano to? 100. Bili tayo kasi. Kuha kami dito, sa sakura. Tapos, what else, ma'am? Ito, putri mandi, dudun, tinadtag, tapos tipas. Ito maganda to. No, malunggay na tipas, no. So healthy siya kasi malunggay. Then mani, ito, salted peanut, ang paborito ko natin. Iba't ibang klaseng mani. Ito po ano siya? Banana chips din po siya pero may color siya. Okay. Innovation din po. Presentation lang ano? Or meron siyang flavor. Ano po, caramelized. Okay. So far, kumusta yung naging benta niyo for the 3-day bazaar? Okay naman po. Mabenta na? Mabenta na. Ano yung nilook forward niyo after this event? More trade fair po na okay. Sana para makatulong po sa iba. Then, makamit din po ng mga new business owners. Then, syempre po, para makakuha rin kami ng mga ideas sa kanila, ganyan. Okay. Para mas ma-improve po namin yung mga kakayahan namin. Alright, sige. Yun, no? Maraming salamat. Medyo tumagal po tayo dito sa pag-iikot dito sa bazaar, dito sa Bangsamoro Business Congress sa loob po ng Cotabato State University. And nakakatuwa kasi medyo hindi ko po naramdaman yung gutom kasi napasarap yung kwentuhan at pag-window shopping natin. No, may mga nabili naman po kami, no, yung mga yun, no? Yung mga nagustuhan nating produkto doon iuwi po natin 'yan, no. So 'yon, alhamdulillah, no. Job well done. Congratulations to all the people behind the very successful first Bangsamoro Business Congress. At sana marami pang ganito, ano. And ako, I would love to feature, ano, this kind of things, no, na kasama po sa gains ng peace process dito po sa Bangsamoro region. That's all, no? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagsama sa atin. And keep safe, everyone.